Back to my channel. So for today, magvlog ako kasi pupunta ako sa office ni Daddy. So ayan, samahan niyo ako. Mag-isa lang akong babiyahe doon papuntang Makati. Good luck naman po sa akin, ano? So ayun, sapatos lang ako, then aalis na ako. TD ko parang jacket lang tapos crop top sa loob. Ayan, crop top siya. Tapos pants na ripped. Ayan. Tapos shoes lang na Vans, tas bag. So, ayan, quick OOTD. So, ayan, aalis na ako. Nay, nay, nay. Alis na po ako. Ito yung ulam. Alis na ako. Bye. Hi ka sa vlog. Teka muna, bakit? I-upload ko yan. Kaloka bells. Ayan, aalis na tayo. Agas the light. Naglalakad na ako papunta sa may sakayan ng jeep at umuulan. Mamon, beshi bells. Makeup ko! Higa, dumaambo. Few moments later. Later. So, nandito na ako ngayon sa may office ni Daddy. Ayun. Mamaya may ikikwento ako sa inyo pag-uwi ko. Grabe talaga yung nangyari. Hi mga beshi! So, ayan, naka-uwi na kami. Ano na, 8:30 and magdi-dinner pa lang kami. So, magdi-dinner lang kami. Yung tinake-out namin na mga irasal. Yun yung dinner namin ngayon. After mag-dinner, I'll be back and ikikwento ko na sa inyo yung sinabi kong kwento ko. Few inches later. So ayun, tapos na akong mag-dinner. And I'm so full. Ang busog-busog ko. So ayan, packet na tayo dito sa main. Quarto. Quarto 3, quarto 4. So ayan, nandito na tayo sa kwarto. And makikipag-chikahan na ako sa inyo. Wait lang. Sakit ng ulo ko, besh. So, ayun na nga. So, ayun po, ano? So, ayun na nga. Ganito na lang. Para mas mag-gets nyo yung nangyari. So, kahapon, madaling araw na ako natulog kasi hindi ako makatulog. Ayun na nga, late na ako natulog. Nag-alarm ako ng 8 kasi kailangan kong gumayak. Kasi maliligo pa ako, tapos magme-makeup pa, ganyan-ganyan, pipili pa ng damit and everything. Tapos kailangan kasi 10, bumabiyahin na ako papunta sa may office ni Daddy sa Makati. So, eto na nga. E di, puyat, maaga nagising, hindi kumain, bumiyahe. Pagkabiyahe ko, nasa LRT na ako, nasa may ano na, Vito Cruz ba yun? Basta nasa may Vito Cruz. Nakute, bigla akong nahilo. Tapos, as in, blackout yung paningin ko. As in, itim na itim. Wala akong makita. Parang ang dilim-dilim. Na-close open ko yung mata ko. Alam ko na nakadilat ako. Pero as in, wala akong makita. So, syempre, parang sa loob-loob ko, nagpapanik na ako. Ganyan-ganyan. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Tapos, wala pa rin akong makita. Tapos, siyempre, kinakabahan na ako dahil mamaya lumagpas ako dun sa bababaan ko. Tapos, sabi ko, nakadilat ako. Salita ako, sabi ko, nahihilo po ako, wala akong makita. Pwede po bang pa-text yung daddy ko? Binibigay ko yung phone ko, ganyan-ganyan. Hindi ko alam kung anong nangyayari, kung anong reaction nila sa sinabi ko. Basta habang sinasabi ko yun, ang nasa isip ko, baka hindi sila maniwala, baka feeling wow, mali lang. Kaya ayun, basta sabi ko, parang naiiyak na ako, natataranta na ako, ganyan-ganyan. Tapos, sabi nila, umupo daw muna ako,
yun nga, kasi nakatayo ako. Tapos sobrang siksikan pa. So ayun, sabi nila umupo daw muna ako, edi pinaupo nila ako. Ganyan, nakaganyan lang ako. Kasi wala talaga ako makita. Yung ulo ko parang ginaganon. Sobrang dilim, ang hilong-hilo ako, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, pakibaba na lang po ako sa may hilpuyat. Ganyan-ganyan. Nakaganon lang ako dahil hilong-hilo nga ako. Tapos, nung hilpuyat na, may umakay sa akin. Sabi, hilpuyat na daw. Tapos, inakay nila ako hanggang palabas. Ay, hanggang palabas lang nung mismong train. Tapos, tinawag yung guard. Sabi, guard, guard, emergency, emergency. Ganyan-ganyan. Tapos ako parang, yung ulo ko talaga ginaganon, parang ganun. Although, yung time na yon medyo minaaninag na ako, pero sobrang labo pa rin, hindi pa rin clear. Parang madilim pa rin, pero may mga nakikita na ako, ganyan. Hindi, pinaupo agad ako nung guard. Tapos, ayun, nakaganon na naman ako. Tapos, nung medyo parang dumilat ako, may nakikita na ako, maliwaliwanag na, ganyan. Tapos, nung medyo okay na ako, nakiusap ako sa may guard na bilan ako ng donut. Kasi donut lang yung pagkain na meron dun sa main station. Kasi syempre kailangan ko kumain, tsaka kailangan ko ng sweets. Kasi, Diyos ko, baka mahimatay ako dahi. Tapos ayun, di nung kumakain na ako, kinakausap ako nung guard, ni-interview ako. Kasi parang nilalagay nila dun sa may logbook, ganyan-ganyan. Ano daw pangalan ko, ilang taon na ako, saan akong station sumakay, ganyan-ganyan. Basta hindi ako iniiwan ng mga guard. Ako, thankful pa rin ako na kahit nangyari sa akin yun, hindi ako nahimatay. Kasi mas mahirap kung nag-block, mas mahirap kung nahimatay ako, di ba? Kaya thankful pa rin ako kasi kahit papano, hindi ako pinabayaan ni Lord, di ba? May mga mababait pa rin pala talagang tao na handang tumulong sa'yo kahit hindi ka kakilala, ganun. Basta lesson learned na rin to na huwag magpupuyat at gigising ng maaga at hindi ka kain ng breakfast. Tomorrow. So ngayon, pupunta sa may meet and greet nila kong na malapit lang dito, and I'll get back to you later. What's up sa inyo, Kalobi? Ulit-ulit clip yan para sa vlog. Ay, what's up sa inyo, mga, ano ba, anong tawag mo sa kanila? Mga beshi. Mga beshi, like, comment and subscribe. Yun yung pinaka-importante. No? Power. Power! Yon, bitter na. Yon, bitter na. Yon, bitter na. Power! Power, no? Power. Ayun ako! Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of... Ano pa shoutout sa mga nanonood sa channel ko, mga beshi, mga tawag sa akin. Mga beshi! Yes! Shoutout sa inyo lahat! Clap it up and ring yung bell! Para updated kayo kay... Isang hotout na may time! Updated kayo kay Besh! Updated kayo kay Besh! Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Hata! Hello! Hata! Shoutout tayo dyan! Kaso, continue to watch! Yes! Shoutout sa inyong lahat, mga besh! Peace!